trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan na yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, maikot-ikot na sagot, at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na isu. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DND at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.